Unti-unting nagmulat ng mga mata si Sarah. Si Lucas kaagad ang hinanap niya. Ngunit sa halip na matagpuan nito, apat na mga armadong lalaki ang nagbabantay sa kanya. Alam niyang wala na siyang kawala pa sa lahat ng mga atrasong nagawa nila ng mga magulang niya. Matagal na panahon ding itinago ng mga magulang niya ang pagkatao ni Savannah. Akala niya nagtagumpay sila sa kanilang mga plano. Ngunit sadya nga sigurong walang lihim na hindi nabubunyag, walang baho na hindi umaalingasaw. Pinagsisisihan niyang nagawa niyang ipagpalit si Lucas para sa kanyang ambisyon. Mahal niya ito, ngunit mas nangibabaw ang pangarap niya na maging pinakamataas na namumuno ng organisasyon. Pero bigo siya, bigo siyang makamit ang pinakamataas na posisyong iyon. Bigo rin siyang muling maibalik ang pagmamahal at tiwala sa kanya ni Lucas. Wala na siyang babalikan pa. Sana pala, namatay na lamang siya. Hindi niya alam kung anong mukha pa ang maihaharap niya sa lahat pagkatapos niyang mabigo sa kanya mga plano. Sa pagiging traidor nila ng pamilya niya sa ama ni Lucas, alam niyang ititiwalag na sila ng grupo at ang lahat ng benepisyo at proteksyon na tinatamasa nila noon, mawawala ng lahat. Bakit nga ba naging padalos-dalos sila? Sana'y pinagplanuhan nila ito ng husto para hindi ganito ang kinaubuan ng mga pangyayari. Ito ang masaklap na katotohanan sa kanilang pagkabigo na maisakatuparan ng mga plano. Napahagulhol siya. Parang di niya kayang tanggapin ang kanyang pagkatalo. Pinilit niyang bumangon. Napalingon siya sa bintana. Gusto ko lang makalanggap ng sariwang hangin. Pagsisinungaling niya, sinilip niya ang bintanang iyon. Tansya niya, nasa 50th floor sila. Alam niyang kahit tumakas pa siya, mahahanap at mahahanap rin siya ng mga ito. Mas mabuti pa na mamatay na lamang siya. Napaiyak siya. Matagal na rin niyang pinangarap na pamahalaan ang organisasyon. Nasa kamay na sana niyang tagumpay kung hindi siya nagmadali. Pinahid niya ang mga luha, bumalik sa kama. Kung hindi ka rin lang mapapasakin, mas mabuti pang mamatay ka na. Nanginginig sa galit na sigaw ni Leon habang nakapulupot ang isang braso nito sa leeg ni Savannah. Hinding-hindi ka mapapakinggan ng iba. Bitawan mo si Savannah! Nakikiusap ako sa'yo! Sabi ni Lucas. Inilapag nito sa sahig ang hawak na barel at itinaas ang dalawang kamay. Pakawalan mo siya! Kapalit ng buhay ko! No, Lucas! Sigaw ni Savannah. Please umalis ka na, Lucas. Pabayaan mo na lang ako mamatay. Mas kakayanin kong mamatay kasi ikaw mawala. Napangisi si Leon. Talaga nga palang masyado niyong mahal ang isa't isa para isakripisyo mga sarili niyong buhay alang-alang sa kaligtasan ng mahal niyo. Anitong tumatawa ng malakas. Totoo naman kaya yung pinapakita niyo. Nagmamahalan kami ni Lucas. Hindi kami gaya mo na mahilig sa palabas. Singhal niya sa dating asawa. Talaga lang ha? Anitong napaismin. Eh kung sabay ko na lang kaya kayong patayin para magsama kayong dalawa sa impyerno. Anitong kinalabit ang gatilyo. Ngunit bago pa siya nito mapaputukan, tinangkanan itong sunggaba ni Lucas. Dahilan para dito maiputok ni Leon ang hawak na baril. Napatili siya nang makita niyang duguan si Lucas habang unti-unting bumabagsak. Lucas! Sigaw niya. Savannah, narinig niya itong nagsalita. Unti-unti siyang nagmulat ng mga mata. Mukha kaagad ni Lucas ang nabungara niya. Wala itong sugat sa katawan. Noon niya napagtantong nananaginip lamang siya. Nang ganap na malinawan ang isipan, napagtanto niyang nasa loob siya ng ospital. Mabuti naman nagising ka na. 24 hours ka nang walang malay, sabi ni Lucas sa kanya. Napaluha siya nang maalala ang lahat ng nangyari. Masaya siyang makitang hindi nasaktan si Lucas at ligtas ito. Masayang-masayang nilapitan siya ng ina. Umiiyak ito habang ginagagap ang mga kamay niya. Tuluyan na rin siyang napaiyak sa pinaghalo-halong emosyon. Habang isinasalaysay sa kanya ni Lucas, ang mga sumunod na pangyayari pagkatapos niyang mabaril sa likuran ni Sarah. Iimbestigahan na rin ang mga otoridad ang ginawa ng pamilya ni Sarah sa ama mo. Nakikipag-cooperate na ang mga bansang kinabibilangan ng tatay mo para maparusahan ang mga magulang ni Sarah.
sa ginawa ng mga ito sa pagpatay sa ama mo. Anang nanay niya, saka huminga ng malalim. Ngayon ay malinaw na sa akin ang lahat. Kaya pala pilit ka nilang inilayo sa akin. Sayang at hindi ko na makikilala pa ang tunay kong ama. Pero kung nasan man siya ngayon, alam kong matatahimik na siya dahil nabigyang hustisya na rin sa wakas ang pagkamatay niya. Aniya, saka bumaling kay Lucas. Ano mangyayari sa mag-asawang Mondragon? Tanong niya rito. Hindi na niya kayang tawaging mama at papa mga ito. Matapos niyang malaman kung anong ginawa ng mga ito sa biological father niya, ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit parang wala namang malasakit ang mga ito sa kanya. Talaga palang wala ni katiting na pagmamahal ang mga ito sa kanya. Ginamit lang pala siya ng mga ito para sa pansariling ambisyon. Sa ginawa ng mga ito sa ama niya, hinding-hindi na niya mapapatawad pa ang mga ito. Kung siya nga lamang ang masusunod, bitay ang gusto niyang maging sintensya ng dalawa. Narinig niyang waring may nagkakagulo sa labas. Pumasok ang isang nurse at tinawag nito si Lucas. Doc! Si Sarah! What about her? Takang tanong ni Lucas. Nasa tuktok ng building, nagbabantang tumalon. Anang nurse sa lalaki. Nagmamadali nang lumabas ng kwarto niya si Lucas. Babangon na rin sana si Savannah para mag-usisa. Ngunit pinigilan siya ng nurse na nagbabantay sa kanya. Pati na rin ang kanyang ina. Hindi ka pa ba nagsasawang manood ng gulo? At gusto mo na naman yata makigulo? Kayan nga at hindi ka pa magaling. Anang ina niya sa kanya. Hindi na siya kumibu pa. Ano na naman ba ang drama ni Sarah? Bakit pa hindi ito nauubusan ng mga drama sa buhay? Pikun na talaga siya sa babaeng yun. Di na niya alam kung ano tumatakbo sa pag-iisip ng baliw na yun. Humahagulhol si Sarah habang nakasilip sa ibaba. Alam niyang himala na lang kung mabubuhay pa siya pagkatapos niyang tumalon. Pero mas nanaisin pa niyang mamatay kaysa harapin ang pagkatalo at kabiguan. Kung may isang bagay siyang gustong pagsisihan, iyon na yung hindi niya na-anticipate ang pakikipag-ugnayan ni Lucas sa iba pa nitong mga kaibigan na nasa underground. Pero maliban doon, lahat ng kanyang ginawa, gagawin muli niya kung mabibigyan siya ng pagkakataon. But this time, mas magiging maingat at matalino na siya. Sarah! Narinig niyang sigaw ni Lucas sa kanya. Nakangisi niya itong nilingon. Masaya ka na ba? Nawala ng hahadlang sa pagmamahalan ninyong dalawa ni Savannah? Tanong niya rito. Paano mo nagawang kalimutan yung pagmamahal ko sa iyo, ha, Lucas? Nangako ka. Nangako kang mamahalin mo ako habang buhay, pero sumira ka sa pangako mo. Sumbat nito sa kanya. Ikaw ang sumira sa pangako mo, Sarah. Ikaw ang nagtulak sa akin para kamuhian ka. Napahikbi siya. Hindi ko kaya patatahimikin. Lalong-lalo ka na, Lucas. Hindi ka patatahimikin ang konsensya mo dahil ikaw ang pumatay sa akin. Kayo ng babae mo! Pagkasabi nun, walang takot siyang tumalon sa building. Sarah! Narinig pa niyang sigaw ni Lucas sa kanya. Ngunit huli na ang lahat. Unti-unti na siyang bumulusok pa ibaba. Halos madurog ang kanyang buto nang lumagpak siya sa semento. Pakiramdam ni Lucas, unti-unting nanumbalik ang lahat ng mga masasayang alaala nila ni Sarah habang nakikita niya itong bumubulusok pa ibaba. Sarah! Malakas na sigaw niya habang pumapatak ang kanyang mga luha. Namumuhi siya rito and yet, ayaw niyang makita na nasa ganoong kalagayan lamang magwawakas ang buhay nito dahil minsan na rin naman niya itong minahal ng totoo. Nagmamadali siyang tumakbot sumakay ng elevator pa ibaba. Nandoon na sa lapag ang emergency team para saluhin sana si Sarah. Ngunit sa lakas ng impact ng pagbagsak nito, hindi na naisalba pa ang buhay nito. Dinala ito sa emergency room pero huli na ang lahat. Pagkatapos ng ilang minuto, na-declare itong patay. Parang wala sa sarili si Lucas habang nakamasid sa walang buhay na babae. Akala nga niya, hindi na siya masasaktan pa. Pero may kirot pa rin pala siyang nakapa sa puso niya. Ngunit wala namang luhang pumapatak sa mga mata niya. Siguro naubos ng lahat ang luha sa mga mata niya. Kakaiyak dito noong nagpapanggap pa itong namatay sa cancer. But this time, totohanan na to. Talagang wala na si Sarah. Makailang beses pa niya itong pinulsuhan para tiyaking talagang wala na ito. Hindi na ito umaarte na lang ngayon. Patay na talaga si Sarah. Ilang sandali rin siyang nakatitig dito. Maya-maya bumuntong hininga siya ng malalim.
Maluwag na sa kanyang dibdib tanggapin ang lahat ng mga nangyari. Pinili ni Sarah na sa ganitong paraan magwakas ang buhay nito. Parang wala sa sarili na nagbalik siya sa kwarto ni Savannah. Hinayaan na lamang niya mga tauhan ng ospital na mag-asikaso sa bangkay ni Sarah. Nakita niyang panik sa mukha ni Savannah na makita niya ito. Totoo bang patay na si Sarah? Natatarantang tanong nito sa kanya. Tumalon siya sa building? Tumango siya. Nakita niyang pumatak ang mga luha nito at napakagulhol. I'm sorry, sabi nito sa kanya. Hindi siguro mangyayari ito, kundi dahil sa akin. Bakit sinisisi mo na naman ang sarili mo sa kasalanan ng ibang tao? Si Tania rito. Napahikbi ito. Alam ko masakit para sa'yo. Sinil niya ng halik ang mga labi nito. Sa ngayon, walang ibang mahalaga sa kanya kundi ang matiyak ang kaligtasan ng buhay ni Savannah. Ang kailangan mong gawin, magpalakas ka. Dahil hindi ko kakayanin kapag sa'yo may nangyaring masama. Tayo na ba ulit? Mahinang tanong nito sa kanya. Napakunot-no siya. Last time kasi na mag-ausap tayo, nakikipaghiwalay ka. Nagtatampong sabi nito sa kanya. Bahagya siyang napangiti. Hanggang ngayon ba dinidibdib mo pa rin yung sinabi ko? Alam mo naman pinaniniwalaan ko lahat ng sinasabi mo. Kaya ba palagi ka nilang tamang duda kapag paulit-ulit kong sinasabi sa'yo kung gaano kita kamahal, ha? Tanong niya rito. Ipinatong ni Lucas sa mga bulaklak sa ibabaw ng puntod ni Sarah. Saka umusal na maikling panalangin para dito. Wala na siyang nararamdamang anumang galit o hinanakit para sa babae. Tuluyan na niya itong napatawad sa lahat ng mga nagawa nito sa kanya. Naisip niya kung hindi rin naman dahil dito, hindi niya makikilala si Savannah. And speaking of Savannah, lahat ng perang natanggap nito mula sa pamilya ng ama, napagpasyahan itong ilaan sa pag-aaral, ng lahat ng mga street children sa Pilipinas at sa India. Binigyan parangal rin ito ng isang international group bilang pagkilala sa mga kawang gawa nito. Siya naman naghanda na sa pagpupropose dito ng kasal. Talagang sa isang isla with matching white sand sa labas ng bansa niya na isipang magpropose. Nagulat pa si Savannah nang yayain niya ito sa tabi ng dagat at bigla na lamang lumuhod sa harapan nito. Ewan, akala niya todo ng pagmamahal niya kay Sarah. Ngunit may ito todo pa pala. Dahil kahit na kailan, di niya naramdaman kay Sarah ang ganitong klaseng kaligayahan na nararamdaman niya para kay Savannah. Kaya naman ang hindi na nag-isip pa si Savannah nang mag-yes ito sa tanong niyang will you marry me? Wala siyang pagsidla ng labis na kaligayahan. Hindi nga niya kayang pangalanan ang kasiyahang nadarama. Alam niya at sigurado siya, si Savannah na ang huling babaeng pakamamahalin niya. He cannot imagine his life without her. Kung paano siya nito mahalin, masigit pa ang pagmamahal na nararamdaman niya para dito. Parang hindi pa rin makapaniwala si Savannah habang pinagmamasdan ang engagement ring na suot niya. Ang laki-laki ng diamond noon. Pero hindi naman iyon ang nakakapagpasaya sa kanya. Kundi ang katotohanan ng isang buwan na lang magiging Mrs. Sandejas na siya. Sa hinaba-haba man ng prosesyon, sa simbahan rin ang tuloy. Never in her wildest dream na naisip niyang may isang lalaking ubod ng gwapo na magmamahal sa kanya ng tapat at handa siyang pakasalan ng buong puso. Hindi napipilitan lang dahil sa yaman niya gaya ni Leon. Worth it naman ang lahat ng paghihirap na pinagdaanan niya kung ganito naman ang magiging ending ng love story niya. Here's your wedding gown. Ang ganda-ganda, sabi ni Amanda. Nang pumasok ito sa kanyang kwarto, bit-bit ang kanyang trahe de boda na ito mismo ang nag-design. Nilingon niya ang babae na gaya niya nagniningning rin ang kasiyahan sa mga mata. Sa maikling panahon ng kanilang pagkakakilala, di niya akalaing makakatagpo siya ng isang tunay na kaibigan sa katauhan ni Amanda. Nagpapasalamat siya sa lahat ng tulong na ibinigay nito at sa genuine na friendship na nararamdaman niya mula dito. Sabi pa nito sa kanya, mahirap humanap ng tao mapapagkatiwalaan sa panahon ngayon. Gaya raw niya ay ilang beses na rin daw itong nalinlang ng mga taong akala nito totoong kaibigan sa kanya. This time around, maingat na ito at piling-pili na lamang ang mga taong kinakaibigan. Tumayo siya at nilapat sa tapat ng kanyang katawan ng wedding gown, saka humarap sa malaking salamin. Ang ganda! Sayang at di ko pwedeng isukot dahil bawal. Ang dami kasi mga pamahiin ni Mother eh. Okay lang yun. I think kasya naman sa katawan mo, sabi ni Amanda. Tinignan siya nito mula ulo hanggang paa.
She'll be the prettiest bride. Papuri nito sa kanya na mula mga pisngi niya. Hindi naman original yung ganda ko eh. Hindi kagaya mo. Nahihiyang sabi niya rito. Savannah, ayan ka na naman. From now on, tanggalin mo na sa isip mong ideyang yan. Ikaw ang original na nagmamay-ari ng mukhang taglay mo. Para sa amin, ikaw talagang original. Giit nito sa kanya. Ngumiti siya rito. Alam ni Amanda kung paano pagaanin ang kalooban niya. Kaibigan nga talaga niya ito. Sa bagay kung tutuusin, sino makakapagsabi na ang taglay niyang mukha ngayon, hiniram lang niya. Mukha naman talaga siyang original. Besides, patay na ang babae, hiniraman niya ng mukhang to. Ibig sabihin, wala na siyang pagsasaulian pa. Habang pinagmamasdan ng sarili sa harap ng salamin, nakaramdam siya ng pagkahilo para siyang masusuka na ewan. Ilang araw na niya itong nararamdaman. Hindi lang niya sinasabi kay Lucas dahil ayaw na itong mag-alala. Pero this time, siya na mismo ang nag-aalala dahil halos tuwing umaga, nagkakaganito siya. Nagmamadali siyang tumakbo sa loob ng banyo para sumuka. Savannah, what's wrong? May sakit ka ba? Nag-aalalang tanong ni Amanda sa may pinto ng banyo. Tumayo siya at ifinlash ang toilet saka naghugas ng mga kamay. Medyo nasusuka lang ako at nahihilo. Siguro sa sobrang excitement. Hindi nga, baka buntis ka. Narinig niyang sabi nito at bahagya niyang ikinatigaga. Hindi niya naisip ang posibilidad na yon. Baka nga buntis siya. Ninerbiyos na kumuha siya ng t-shirt, pinunasan ng basang kamay, saka nagmamadaling hinanap ang pregnancy test kit. Umihi siya para matignan ang kalagayan niya. Ilang sandali pa, napasigaw na siya habang hawak ang resulta ng pregnancy test. Napaiyak na siya nang ma-realize kung bakit palagi sumasakit ang ulo niya sa umaga at kung bakit palagi siyang nasusuka. Savannah, what's wrong? Nag-aalalang tanong ni Amanda. Nagmamadali siyang lumabas ng banyo. Ipinakita rito ang hawak niya. Natutok nito ang kamay. Oh my God! You're pregnant! Masayang bulalas nito sa kanya. Niyakap siya nito na mahigpit hanggang sa namalaya nila na nag-iiyakan na silang dalawa. Nang mapagtanto iyon, sabay pa silang nagkatawanan. I'm so happy for you, sabi ni Amanda. Paniguradong magdiriwang ng husto si Lucas. Napalabas siya ng kwarto at excited na pinuntahan si Lucas. Kainuman nito si Jenny sa salas. Sweetheart! Naiiyak na bulalas niya. Hindi pa rin niya binibitawan ng maliit na parihaba. Iniabot niya iyon kay Lucas. Buntis ako! Masayang-masayang balita niya rito sa pagitan ng pag-iyak. Buntis ako! Kitang-kita niya ang pagkasyak sa mukha ni Lucas. Hindi nga! Waring nagdududang tanong pa nito sa kanya. Tumango siya. Unti-unting gumuhit ang ngiti sa mga labi nito. Saka tuwang-tuwa siyang niyakap na mahigpit nang makabawi sa kabiglaan. Hindi mapigilan ni Lucas ang maluha habang pinanunod si Savannah na naglalakad sa aisle patungo sa may altar na kinaroroonan niya. Napakaganda nito sa suot nitong trahe de boda. Palagay niya itong pinakamagandang bride na nakita niya sa buong buhay niya. Naramdaman niya tinapik siya sa balikat nang tumatay ang best man niya na si Nestor. Maswerte ka sa kanya, masayang sabi nito. Sinang-ayunan niya ito. Samantalang ang kaibigan niyang si Janice kasama si Marlene ang naghatid kay Savannah sa altar. Niyakap siya na mahigpit ni Janice. Saka iginiya si Savannah patungo sa kanya. Kagaya niya, umiiyak na rin si Savannah. At alam niyang dalay yon ng labis na kaligayahan. Saka lately, mas naging emotional ito dahil sa pagdadalang tao. Ngayon palang excited na sila. Gabi-gabi nga silang nag-iisip ng ipapangalan sa magiging anak nila. May ready na silang pangalan na panlalaki. Pero mas maraming inihanda si Savannah na pangalan ng babae. Kahit naman anong maging kasarian na magiging anak nila, okay lang sa kanila. As long as healthy ito. Kung papala rin silang magkaroon ng kambal, mas okay yun at mas masaya. Napayukom ang mga palad ni Leon nang makarating sa kanyang balitang ikakasal na sina Savannah at Lucas. Nalaman rin niyang mabilis na napawalang bisa ang kanilang kasal. In fact, null and void ang kasalang naganap sa kanila dahil napatunayan ng mga ito na pera lamang ang dahilan kung bakit niya pinakasalan si Savannah. Lumabas rin sa investigasyon kung paano niya ito pinagtangka ang patayin. Ngunit ang mas lalo niyang ikinagulat nang malaman niya
Nang idinonate ni Savannah sa charity ang buong kumpanya, pati na rin ang lahat ng mga assets nito. Nabawi rin mula sa kanya mga perang ninakaw niya, pati ang kalit-litang bagay na naipundar niya. Isa na siyang pulubi ngayon. Mas masahol pa nga dahil mukhang mahihirapan siyang makalaya. Sa dami ng kasong nakasampa laban sa kanya, niwala siya mahinga ng tulong dahil pati si Brianna, tinatakuan na rin siya. Ni hindi niya alam kung sino hihinga ng tulong. Yung taong inaasahan niya, wala na rin ngayon. Di niya alam kung anong tumakbo sa utak ni Sarah at bigla na lamang ito nagpakamatay. Akala pa naman niya napakatapang ng babaeng ito. Mas mahina pa pala ito sa kanya. Hinding-hindi siya magpapakamatay kahit anong mangyari. Lalaban siya habang may buhay. Kapag nagkaroon talaga siya ng pagkakataon, tatakas siya. Hindi siya matatahimik hagkat hindi niya nababawi ang lahat ng nawala sa kanya. Hindi ang isang Savanna lang ang makakapagpabagsak sa kanya. Mula sa malayo, natatanawa ni Brianna ang masayang nagaganap sa pagitan ni Lucas at Savanna. Hindi niya alam kung bakit palaging sinuswerte si Savanna. Akalain mo nabigyan muli ng pagkakataon na maging masaya. Samantalang heto siya. Hanggang ngayon umaasa siyang isang araw, makakatagpo rin siya ng tunay na lalaki na gumamahal sa kanya. Akala nga niya natagpuan na niya yon sa katauhan ni Leon. Ginamit lang din naman pala siya nito, kagaya ng ginawa nito kay Savanna. Kumusta na nga pala ang hayop na yon? Ewan ba niya kung bakit sa kabila ng ginawa nito sa kanya, may pagmamahal pa rin siyang nararamdaman para dito? Siguro matatagalan pa bago makapag-move on. Habang si Savanna, maligayang maligaya na ngayon. Heto siya, no money, no honey. Sana magbukas rin ang langit sa kanya at kaawaan siya kagaya ng pagkakataon ni binigay ng langit kay Savanna. Hanggang matapos ang event, hindi pa rin nawawala ang ngiti sa mga labi ni Savanna. Hindi siya makapaniwalang si Mrs. Sandez na siya ngayon. Talagang ang nagbukas ang langit at nagpakawala ng blessings, siksik, liglig at umaapaw pa. Sino mag-aakalang ganito kagwapo ang magmamahal sa kanya? Anong iningiti-ngiti mo dyan? Curious na tanong ni Lucas nang lapitan siya nito. Hinawakan ito magkabilang pisngi niya, saka hinalikan ng tungki ng ilong niya. May energy ka pa ba para sa honeymoon natin? Pilyon tanong nito sa kanya. Aba, kailan ba ako nawala ng energy pagdating sa'yo? Ngising-ngisi namang sagot niya. Ikaw itong baka hindi mo kayanin. Ako pa ba? Nag-init ka agad ang buong katawan niya. Esya, simulan na natin na makarami. Tatawa-tawang sabi niya rito, saka hinila ito pahiga sa kama. Siya na rin ang pumaibabaw dito at naghubad ng suot niyang pantalon. Pinanood lang siya ni Lucas, ngunit hindi maitago ang excitement sa mga mata nito. Lulubos-lubusin na niya ang pakikipag-lovemaking sa asawa habang kaya pa niya. Di kasi niya alam kung kakayanin pa niya kapag lumobo na ng husto ang tiyan niya. Epilogue. Isang matinis na sigaw ni Savanna habang pilit na iniiire ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Ayaw niyang pumayag ni Cesarian dahil gusto niyang namnamin ang lahat ng hirap na pagdaraanan ng isang ina. Since wala namang panganib at kakayanin naman daw niya ang normal delivery, pumayag ang OB kainin niya. Naramdaman niyang hinawakan siya sa kamay ni Lucas para kahit paano, malaman niyang karamay siya nito sa paghihirap na nararamdaman nito. Kahit masakit, hindi niya pinagsisisihan na naging desisyon. Alam niyang walang katumbas na kaligayahan na maging isang ina. Isang mahaba at malakas na sigaw muli. At unti-unti na siyang nanghina. Maya-maya narinig niya ang iyak ng isang sanggol. Kahit duguan pa ang katawan, itinabi ng doktor sa kanya ang kanyang baby. Mangiyak-ngiyak siya habang nakatingin sa anak. Nang tignan niya si Lucas, umiiyak rin ito habang pinapanood silang mag-ina. Pero dahil nanghihina siya, unti-unti rin siyang nakatulog. Nang magising siya, nalinisan na siya ng nurse. Nasa nursery room rin ang baby niya. Maya-maya pumasok si Lucas. Kumusta nang pakiramdam mo, sweetheart? Tanong nito sa kanya. I'm okay, medyo pagod lang. Halos paanas lang nasagot niya rito. Si baby Sakura, gusto ko siyang makita. Maya-maya lang dadalhin siya dito ng nurse para ma-breastfeed mo na siya. Siguro sa Wednesday pwede na tayong lumabas. Ani to sa kanya. Malakas si baby Sakura.
Sana sa'yo nagmana na magandang mukha para hindi niya pagdaanan yung mga pinagdaanan ko nung bata pa ako. Ang hirap kaya maging pangit. Nag-aalalang sabi niya sa asawa. Ngayon pa lang natatakot na siyang lokohin si baby Sakura ng mga lalaki. Ayaw niyang pagdaanan itong mga pinagdaanan niya bago niya nahanap ang tunay na pagmamahal. Savannah, para sa akin ikaw ang pinakamagandang babaeng nakilala ko. Ngayon na lang yun dahil taglay ko ng mukha ni Sarah. Aniya rito. Please, stop mentioning her name, sweetheart. At kahit ano pang maging mukha ni Sakura, tatanggapin at pakakamahalin natin siya ng buong puso. Nahinto ang pag-uusap nila nang ipasok na ng nurse si baby Sakura at ilagay sa tabi niya. Napaiyak siya na matitigan ang kanilang baby. Ang ganda-ganda nitong bata, malayo sa mga naiisip niya. Hindi siya makapaniwala ang nakapag-produce siya ng ganito kagandang bata. Sa tiyan ko ba talaga nang galing to? Bakit sobrang ganda naman yata? Hindi makapaniwalang sabi niya habang pinapadede ang kanyang anak. Para pa rin siyang nananaginip habang nakatitig dito. Kuhang-kuhan niya mga mata mo. Yung shape lang siguro ng ulo nakuha sa akin. The rest sa'yo na. Masayang bulalas niya. Hinagod ni Lucas ang mukha niya saka hinalikan siya sa noo. Thank you sa pagbibigay mo sa akin ng anak. Pangako magiging isa ako mabuting asawa sa'yo at mabuting ama kay Sakura. Promise ko rin pagsisilbihan ko kayong dalawa at aalagaan. Siyempre papapakamahalin habang buhay. Muli siya nitong hinalikan. This time, sa kanyang mga labi na. Kung hindi pa nila narinig na umiiyak si baby Sakura, baka hindi pa maghihiwalay ang kanilang mga labi. Baby Sakura, baka hindi magtagal maging ate ka na. Pabirong sabi ni Lucas dito. Ang lakas ng tawa niya sa birong iyon ng asawa. Sa pagdating ni baby Sakura sa kanilang buhay, nabura ang lahat ng masasakit at mapapait na alaala. Napalitan ng saya at kalayaan. Makalipas ang isang taon, muli ay binayayaan sila ng anak. Mga anak, dahil kambal ang isinilang ni Savannah, na muling nagpuno ng saya, pagmamahal at pagtitiwala sa pagsasama nilang mag-asawa.